Oras natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, si Attorney Raymond Usam, ang City Administrator ng Calapan Oriental Mindoro. Palo pa rin tayo sa oil spill dahil nakarating na raw ng Calapan. Attorney, magandang umaga po sa kanila. Attorney? Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po. Ilang barangay na po apektado sa Calapan? Ngayon naman po, ganun pa rin po dun sa March 16 update natin. May dalawang barangay po na talagang may mga traces ng ano po. Yun pong barangay na Botas at barangay Mayblang. Ang medyo maraming traces po yung nandoon doon sa barangay na Botas. Opo. Ay, ano na, kamusta sila? Anong nangyari na? Sa ngayon po, tuloy lang po yung ano natin. Meron po tayong mga nakadeploy na mga improvised spill booms at saka yung mga spill booms na binigay po ng Philippine Coast Guard. Uh-huh. Tapos po may mga teams po tayo na naka-deploy din po doon. Ngayong umaga lang po, kanina madaling araw galing po kami doon sa site. Wala naman pong ano, traces ngayong umaga. Okay. So, nakokontain naman naman natin? So far naman po, kasi maliit lang naman po talaga yung volume na dumating pa. Ang ano nga lang po natin, kabayan, yun pong ano natin, meron po kasi nilabas na panibagong UP Marine Science Institute Bulletin number 9 na ano po, at sinasabi po na ngayong araw na ito hanggang 24 ang influx o yung volume po ng oil spill ay may possibility na dito po sa Calapan mapadpad sa coastal areas ng Calapan. So doon po tayo nagpe-prepare, kaya nagde-deploy po ulit tayo ng mga teams natin at saka para doon din po sa mga improvised spill booms natin. Opo. Lilinawin lang ho namin, attorney. Meron bang fishing ban na pinatutupad dyan sa Calapan? On the eve of March 16 po, naglabas po tayo ng advisory na kasi hindi pa po natin kabisado nung araw na yan kung ano po yung sitwasyon. So, in-advise po natin na on the morning of the 17th ay sana'y huwag munang pumalawat. Ano po. Pero wala naman po kasi pang inisyo tayo ng executive order para doon. Parang nag-submit lang po tayo doon sa ilang mga policies ng ano na pag, kumbaga yung observations natin, pag meron mga indications na may oil spill na or may mga ganyan, may mga trouble sa dalampasigan. So iniliano po natin, in-advise natin. Pero during the March 17 DRR Council meeting po, nirekomenda po at saka sinabi ng mga may kaalaman tungkol sa pangisdaan ano po, na hindi pa naman po sapat yung sitwasyon para mag-declare ng fishing ban. At considering naman po na talagang medyo malaki po talaga yung maapektuhan ng mga kababayan natin dito sa lungsod pagka talaga nag-declare na tayo ng fishing ban. So, inano po natin, reconsider po natin yung approach natin. At sa ngayon po, wala pong fishing ban sa lungsod ng Calapan. Oo. Tsaka, siyempre, mga mangisda, iiwasan nila yung mga lugar na may oil spill, di ba? Opo. Opo, kabayan. Yes po, kabayan. Opo. Mangingisda lang sila sa mga lugar na siyempre walang oil spill. Medyo lalayo lang naman. Hindi naman nangingisda sa dalampasigan ng mga ngisda, di ba? Opo. Okay. Opo. Okay, so tuloy-tuloy ang pag-iingat ninyo at inaabangan nyo kung sakalit may dumating pa ng mga oil spill. Opo, at saka ganoon din po, nag-ano rin po tayo ng ilang mga measures natin, particular dun sa hindi lang po yung direct intervention or mitigation measures natin sa dagat o sa dalampasigan. Ganoon din po yung pag-strategize kung paano pong if in case na medyo lumala o mag-aggravate yung sitwasyon, ay yung alalay naman po sa mga kababayan natin, particularly dun sa 23 coastal barangays ng lungsod ng Calapan. So, yun po, mag-ano po tayo ng mga emergency employment at saka emergency assistance sa lungsod. Naka-prepare naman po tayo base doon sa resolution po ng CDRR Council na may mga preparations na po para makaalalay tayo sa mga kababayan natin. Okay. Yung po yung ano natin, approach na po. May mga talagang mga lugar na apektado ng mga mangisda, pwede naman sila mangisda sa malayo, pwede naman yun. Opo, kabayan. Yun po yung ano natin. Tapos minomonitor din po natin yung 5 islets natin dito sa lungsod yan po, ngayon kasi po nagbubukas tayo ng diving tourism dito sa Calapan. Nako. Medyo inalalayan po natin kasi baka maapektuhan po na napakaano po nito, napaka delicate yung sitwasyon. Sana po hindi na lumala dahil yung untapped resources natin underwater ay sana mapapakinabangan ng mga taga Calapan ano po, ay kung may magiging ganitong klase ng sitwasyon at lalala pa po, medyo kumbaga baka hindi po tayo maka take off doon sa ating mga sinisimulang problema para sa may mga resort ba na apektado, attorney?
Sa ngayon naman po, okay lang po. Nag-monitor din po kami ng mga activities dito sa mga tabing dagat. Hindi naman po gaano, ano po. Pero, of course, kasi may ano po yan. Yung ano natin, diniscourage po natin maligo sa tabing dagat yung mga kababayan natin. Ano po, lalo nagyan sa area ng East, coastal barangays ng Calapan. May ano po yan. Pero, so far naman po, inaalalayan din po natin. Saka in-encourage naman po natin, yun yung sa ngayon kasi yung western area ng Calapan, hindi naman po ano, wala pong traces. So, nandito naman po yung bulto ng ating mga, okay, ano, mga resort. Opo. May balita ba kayo sa Verde Island? Yung sa Verde Island po, so far, nag-coordinate naman po yung CDRR ng Calapan sa mga agencies at saka mga office sa Batangas. So far, ang info naman po na pinabot sa atin, wala naman po. Wala. Okay, good. Limang islets natin, wala naman po traces po, kabayan. Okay, maraming salamat po, Attorney Raymond. Good morning. Maraming salamat po. Good morning po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Si Attorney Raymond Al Usam, GT Administrator ng Calapan City, Oriental, Mindoro.